po mga kakusina, andito naman po tayo sa kusina ni Zeny nagbabalik. Kung bago lang kayo sa channel ko, please hit the subscribe button and the notification bell to keep you updated in our latest recipe videos. Sobrang na-appreciate ko po ito. Our recipe for today is Bibingkang Malagkit. These are the ingredients. Meron po tayo ditong 1 teaspoon salt, 1 and 1 half cup brown sugar, 1 cup white sugar, 500 grams malagkit na bigas. Mayroon po tayo ditong kakang gata. Pares po itong kakang gata. Dalawang nyog po yung binili ko at pinag-isa ko po sila ng piga. Para po makakuha tayo ng 4 cups na kakang gata. Yung isa po ang kailangan sa pan-toppings, 1 and 1 half cup lang po. Kaya sobra po ito. So, umpisa na po natin ang ating paggawa. Gasa po natin ang ating malagkit. Isain po natin siya na parang katulad lang din ng ating bigas. So, ito na po. Buksan na po natin ang ating galan at sa low heat lang po natin siya ilalagay. Ganyan lang po. Tatayin na lang po natin yan na maluto. Balikan na lang po natin siya. So, ito po. Luto na po ang ating malagkit. Set aside lang po muna natin siya at tayo magpapakulo na ng ating gata. Lagay po natin ang ating 2 cups na kakang gata. Tsaka ang ating 1 cups na asukal. Haluin lang po natin siya para malusaw ang ating asukal. Nakapagtay pa po yung ating kalan. Bubuksan ko pa lang po ngayon. Mahinang low heat lang po. Re-ready ko lang po ang ating malagkit para po pag okay na po yung ating pinapakulong gata, ilalagay na po natin siya. Pwede po natin siyang lagyan ng kulay. Ako po gusto ko pong may kulay. Sa mga may ayaw po, skip na lang po. Sa mga health conscious. Optional lang po ito. Huwag niyo pong i-stop ang paghahalo niyo dito para po di siya magdi manikit. Okay lang po ganyan. Occasionally, halu-haluin. Lagay po natin yung half teaspoon salt. Pambalance na po ng kanyang tamis. Gawin po natin. Tayin lang po natin siyang maging thick yung ano niya bago natin ilagay ang ating malagkit. So, ito na po kanyang texture. Okay na po yan. Ilagay na po natin ang ating malagkit. Haluin lang po natin to hanggang sa mawala na po yung kanyang sabaw na yan. Hanggang sa maging makunat na po siya. Ito na po ang ating malagkit na bibingka. Set aside lang po muna natin siya. Lalagay sa isang lalagyan. Lagyan lang po natin ito ng oil. Pahiran lang po natin siya para hindi po dumikit ang ating malagkit na bibingkang malagkit. Set aside lang po muna natin siya at gagawa naman po tayo ng ating toppings. Lagay po natin ang ating kakang gata at gagawa po tayo ng ating toppings. Pakuluin po natin siya bago natin ilagay ang ating brown sugar. Low heat lang po yung apoy. Lagay na po natin ang ating 1 and 1 half cup na brown sugar at haluin lang po natin siya. Yan sa maging well combined na po ang ating mixture. Lagyan din po natin siya ng half teaspoon salt. So, nagamit po natin lahat ng ating salt na 1 teaspoon.
Balikan na lang po natin to hanggang siya ay lumapot na. So, ito na po. Okay na po ito. Lalagay na po natin siya sa ating bibingkang malagkit. Lagay na po natin siya. Ito na po ang ating bibingkang malagkit. Rest po natin siya ng mga 1 hour o higit pa para po okay na po yung kanyang texture ng ating produkto. Pwede na po siyang ibenta. Ito na po ang ating bibingkang malagkit na hati-hati ko na po ito sa siyam. So, ilagay na po natin siya sa lagayan. So, ito na po ang ating natapos na product. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating recipe ngayon kahit kaunti lamang po. If you like this video, just give me a thumbs up and don't forget to subscribe and hit the bell button for our latest recipe videos that we will be uploaded like this. Share nyo na rin po mga kakusina para madami pa pong makapanood at matuto sa ating recipe videos. Just comment down below na rin po ng mga nais nyo pong malaman na recipe mula sa akin. Salamat po! Happy cooking!